Hey mga broads at mga broads, ito na ang SMB ay sila ang nagsasabing dehado nga ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanila, at sinabi na rin niya nung interview ni Jericho Cruz and Benny Boatwright Jr. dun po sa Sports Center na kahit sinong kupunan pa ang makatapat nila ngayong semifinals ay kayang-kaya nila mga kabroads. So ito nga, my point, ito pong si Jericho Cruz and Benny Boatwright Jr. mga kabroads ha. Dahil yun nga, pag brinake down natin yung mga imports mga broads na itong dalawang kupunan na ito, ay ito pong si Tony Bishop ay nag-a-average nga ito ng halos 23 points per game, 12 rebounds per game, and 3.4 assists per game mga kabroads. Dahil ito nga si Tony Bishop, hindi naman natin nakikita na siya ang nagdodomina dito sa Barangay Ginebra San Miguel, dahil ang dami nalang options na mga locals dyan mga broads. Nandyan si Amisi, si Malonzo, si Scatty, si Pringle, si na L.A. Tenorio. Tapos ang isa sa mga high scorer ngayon ng Ginebra na local ay ito pong si Maverick Amisi. Minsan nga, mas mataas pa ang napoproduce na numero ni Amisi kaysa kay Tony Bishop mga kabroad. So kung masasabi natin na si Tony Bishop ba ay parang ala Justin Brownlee, mga kabroads, para sa akin ay magkaiba sila ng laro ni Justin Brownlee. Si Justin Brownlee kasi mga kabroads, dinudumina niya lahat, lalong-lalo na yung stat sheets, mapa-points, mapa-rebounds, and mapa-assists. Pero unlike kay Tony Bishop mga broads, hindi siya ganun na player, which is mga broads, parang nagre-rely siya dun sa mga teammates niya na gumagawa every game. So masasabi natin na mas better pa rin na si Justin Brownlee ang import ng Barangay Ginebra San Miguel. Di naman natin sinasabi na mahina ito pong si Tony Bishop mga broads, malakas din. Pero ito nga si Benny Boatwright Jr. mga broads, kung babasihan lang sa stats, apakataas talaga ng stats na ito. Nag-a-average ba naman ng 40 points per game, 13 rebounds per game, at 4 assists per game mga broads? Halimaw na stats ay ito pong si Benny Boatwright Jr. So kapag kukumpara mo yung stats, mas better talaga si Benny Boatwright, mapa points, mapa rebounds, and mapa assists mga kabroads. So ito talaga ang isa sa mga talagang asset ng SMB, ito pong si Benny Boatwright Jr. Tapos mga broads, nandyan pa si Junmar Fajardo na talagang galing injury. Biruin yung elimination round, tinambakan ng SMB ang Ginebra. At yun nga, mga broads, partida. Si Junmar Fajardo, si Abay, wala pa niyan. Tapos si Ivan Asca pa na may 10 points lang nung game na yon, nung December 15 against Barangay Ginebra San Miguel. So may point nga talaga sila na baka sila ang mas better ngayong season sa Barangay Ginebra San Miguel. At isa pa, walang Justin Brownlee ang Barangay Ginebra San Miguel mga broads, at Jeremiah Gray. I-breakdown din natin yung mga stats or percentage ng points or field goals and 3-point percentage ng dalawang kupunan na ito. Sa Barangay Ginebra San Miguel, meron silang 19% sa field goal percentage mga broad. Sa 789 na shots, 361 ang pumasok doon. Tapos sa 3-point percentage din, 19% mga broads. 75 out of 226 na 3 points na attempt ng Barangay Ginebra San Miguel. So medyo mababa talaga ang 3-point percentage ng Ginebra, which is tira sila ng tira. Well, ito pong sa SMB mga broads, mas mataas sila na percentage or which is mas efficient sila sa Barangay Ginebra San Miguel na may 21.8% sa field goal percentage and 3-point percentage. So all in all, ang SMB ang pinaka-efficient, so which is mas better sila sa 3-point percentage and yun nga sa field goal percentage against Barangay Ginebra San Miguel. So mga broads, parang ito nga ang sinasabi ng mga fans, baka daw mas better ng SMB ngayong semifinals against Barangay Ginebra San Miguel. Pero bilog ang bola mga broads, hindi natin alam, pero syempre 5-on-5 pa rin ito, maraming pwedeng mangyari, kaya dapat malimitahan ng Barangay Ginebra San Miguel yung mga scorer ng SMB at malimitahan din ng SMB yung mga scorer ng Ginebra, which is dito mga broads, made the best team win na. So baka nga sinasabi nila, wala nang sister-sister team ito, bakbakan na talaga ito ng dalawang halimaw na kupunan. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga broads, ito nga pong si Greg Slaughter sa Rising Zephyr Fukuoka. Ito mga broads, as of now hindi pa rin na-update ito pong contract na ito po ni Greg Slaughter dito po sa Rising Zephyr Fukuoka kung tatagal ba siya. Dahil doon nga sa website,
niya, eh wala pang update sa 2023 to 2024 na kuponan ni Greg Slaughter, or dito sa present natin na 2024, which is baka nga ito pong si Rising Zephyr Fukuoka ayon na rin kay Greg Slaughter. And ito nga mga broads, ito pong si Greg, kapag wala na talagang kumuha na kuponan dyan sa kanya sa Japan B-League, babalik ito ng Northport Batang Pier, dahil ang kanyang rights ay nasa Batang Pier. Pero alam nyo ba na pwede na siyang i-trade agad dito sa Barangay Hinabra San Miguel, at ilang beses na nating nakikita yan sa mga players na bumabalik dito sa PBA tapos bigla-bigla silang na iti-trade. And kailangan ngayon ng Barangay Hinabra San Miguel si Greg's Daughter against SMB, dahil alam nga natin ng SMB eh parang wala kayang tumapat dito kay Junmar Fajardo, maski import nga ay talagang kinakain niya. So ito pong Hinabra, need nila ng import stopper or mga Fajardo stopper like Greg's Daughter. So kung hindi man ngayong season mga broads, pwede namang next season. Sa mga ilang seasons din ng Hinabra, syempre kailangan din nila ng lumaking player mga broads. Syempre gusto rin nila ng mas malalaki kina Japet na 6'9, and yun nga si Japet na rin ang isa sa pinakamalaki ng Hinabra as of now na local mga kabroads, 6'9. So kailangan nila ng 6'9 above para rin dun sa mga import conference natin na katulad ng ito. So ito nga pong si Greg Slaughter mga broads, malaki ang maitutulong din naman ito sa Barangay Hinabra San Miguel. Alam ko nga may mga natutunan na rin ito sa Japan, dahil yun nga, eh, malakas-lakas rin naman ito pong Japan B-League na competition, kaya marami siyang matututunan doon. So pagbalik niya dito sa PBA, malay natin ibang Greg na ang makikita natin mga broads, which is baka prime Greg Slaughter na mga kabroads. So alam naman natin na iba pa rin ang presensya ng isang 7-footer. So alam natin, yes, may mga alitan yan Greg Slaughter and SMC Management, eh, dahil alam naman natin si Boss Al Francis Shua, isa yan sa mga dahilan kung bakit trainage si Slaughter, dahil yun nga nagde-demand pa ng sahod si Greg, tapos yun nga nagkatampuhan kaya bigla siyang na-trade sa Northport, tapos nakuha nila si Christian Stonehardinger. So dito sa SMC Management, kailangan talaga wala kang attitude mga broads. Ibibigay rin naman nila ang lahat, pero wag mo lang silang pangungunahan. Kaya nga ito pong si Greg's Daughter, alam naman natin na mataas-taas din ang deal niya doon sa Rising Zephyr Fukuoka mga kabroads, kaya dapat din, eh medyo mataas-taas din kahit papano ang kanyang deal dito sa PBA sa kahit anong kuponan na mapupuntahan niya sa pagbalik niya dito mga kabroads. Pero alam ko nga, ang Hinabra, ang isa sa mga malapit kay Greg Slaughter, eh parang pamilya na rin ito ni Greg. Ilang taon ba naman niyang nakasama ang Hinabra, at ilang kampiyonato na rin ang kanyang naiambag dito sa Hinabra. So parang family na rin, and pagdating sa chemistry, eh syempre mga broads, alam na ng Hinabra si Greg Slaughter. Kaya mga broads, eh hindi na sila mahihirapan kung si Greg ay mapunta or maibalik ulit sa team. Kaya ikaw mga broads, sa tingin nyo ba ito pong si Greg Zila ay babagay pa ba sa Barangay Hinabra San Miguel, at sa tingin nyo dapat bang bigyan ito ng chance ng Barangay Hinabra San Miguel dito po sa pagbalik niya sa PBA at maibalik ulit sa kanila? So comment mo lang opinion mo dito mga broads, at iisa-isahin natin yan. So salamat po sa panonood mga broads. This is our Rated Highlights lang. I'm out.